Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Sergeant Rave. Sa video ito, papakita ko po sa inyo ang isa sa ating mga obligasyon. Sa kayon po, ako po ay papunta sa opisina ng Land Transportation Office o LTO sapagkat magre-renew na po ako ng aking rehistro ng sasakyan. Mag-expire na po ito ngayong March, kaya kailangan na po siyang maiparenew. Sapagkat ginagamit ko po ito palagi araw-araw pag pumupunta po ako ng opisina. Sa ngayon, kakarating ko lang dito sa smoke testing center. Papakita ko po sa inyo. Ayan po. Ayan. Nakapila po ko ngayon. Hintayin ko lang yung turno ko para ma-check po yung initial check po yung sasakyan nang sa ganun makapag-proceed na po ko doon makapag-smoke test. At after po dito, didiretso po ako ng opisina ng LTO at ipoproseso na po yung pag-registro, ang pag-renew po ng registro ng aking sasakyan. Kailangan po natin ito sapagkat isa po ito sa ating mga obligasyon. Kung mayroon po tayong mga sasakyan o motorsiklo, kailangan po natin itong ma-registro sa LTO sapagkat isa po ito sa magagamit natin na mga bagay na palagi po natin ginagamit araw-araw. At makakatulong po ito, hindi po tayo maabala kung saan po tayo mapunta ng lugar. So hintayin po natin yung turno natin. So ito na po ngayon, nakuha na po natin yung ating papilis. Tsaka sa kabutihang palad po, yung pinuntahan ko po na smoke testing center sa ngayon nandun na rin po, nag-establish po yung LTO ng kanilang satellite office. Kaya hindi ko na po kailangan pumunta pala sa malayong opisina nila. Kaya doon na po mismo, pagkatapos ko po na mapasmoke test, dumiretso na po ako sa pagparehistro ng sasakyan doon mismo sa satellite office ng LTO. Ito na po yun ngayon. Ito yun. Ito na po yung papel. Dito na po. Yan. At saka doon na rin po ako nagkumuha ng insurance ng sasakyan, ng aking sasakyan. Siguro mga inabot ako ng mahigit dalawang oras sa pagkasikaso at saka gumastos din ng mahigit mga 3,000 para sa pagpaproseso at pag-renew ng sasakyan ng papilis ng sasakyan. Pero okay na naman po kasi magagamit mo naman po sa loob ng isang taon saka sa next year na naman po ulit pag malapit na po siya magpasok. So ayun po, sa ulitin ko po, yung mga gagamitan natin, kailangan po talaga natin siyang i-renew para magagamit po natin siya at maging legal po ang pagtakbo natin sa daan. Sa may mga mayroon pong comments, questions or suggestions, magpadala lamang po at ito po ay ating pag-usapan. Maraming salamat po.